So, welcome to Austria. So, tayo nandito sa Austria, mga katrakers, no? So, prohibited EDR dito. Yun yung mga nakalagay. Kailangan mayroong escort. Pindi doon sa mga nakalagay doon sa sign. So, pumasok po tayo ng tunnel. So, ganito po kaganda yung tunnel nila dito, mga trackers, no? Talagang mapapasana all ka na lang sa mga tunnel nila dito. Gaganda. Kung sa atin, sa Manila, kabi ang tunnel. So, dito napakarami po. Minsan, 3 lanes. So, ito hindi ko nakita doon kung ilang kilometro yung tunnel na to. Yata may kita. May dalawa na yata. Makita sana natin yung kanina bago tayo pumasok. Pero doon ang pansin. So, doon sa mga kapwa ko trackers, pagka EDR yung dala nyo at kayo ay papasok sa tunnel, kung nandun nakalagay yung mga UA number nyo na required na maglagay ng blinker, so kailangan nakasaksak po yung blinker nyo dahil malaki-laki po ang violation nandito. Hindi ko nakakamali, yung kasama ko dati, 350 euro ang violation. Pagpasok nyo po ng tunnel, ah, SEDR yung dala niya. Mahaba-haba dito tunnel na to, ah. May 3 kilometro na yata tinakbo ko. O 5. Nakalagay din 100 km per hour lang ang kuwan, maximum speed, tapos merong sign din na additional sign, no overtaking truck. So manatili po tayo dito sa linya natin. So mula pagpasok natin, ang video natin ay mag 4 minutes na, no? So 80 km per hour yung takbo ko. Ibig sabihin, may 4 na kilometro na tinatakbo natin itong loob na tunnel. Higit. So yan, emergency.
So, maliwanag na. Andiyan na yung butas ng tunnel. So, 5 and 30 minutes, no? Sa 80 km per hour natin. So, yan. Yung kalsada na binabaybay natin ay hindi pa nag-update yung kuna. Nag-update na. Yun, nag-update din. Na, binabaybay natin yung Eco-60. Eco-60 yung binabaybay natin. No? Unang tunnel. Pagpasok natin ng border ng Austria from Germany. So yan guys, nakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung tunnel or gaano kalinis at gaano kaliwanag. So maraming salamat sa inyong lahat. And dito na yung video natin.